For today's video is panibagong table skirting design ideas. Last time may nag-request sa atin ng yellow and peach color combination sa backdrop. So ito, ginawa natin siya ng table skirting para meron siyang partner sa ating backdrop. So una-una, gagawa ka lang ng running knife pleats para sa ating base. Pagkatapos, maglalagay tayo ng pagtatalian natin sa ating tablecloth. So ito, naglalagay na tayo at nagtatali na tayo ng tablecloth. So yung gamit nating tablecloth dyan ay silk satin. Half lang o kalahati lang ng 60 width yung ginapit natin na tablecloth. Ang haba naman ay nasa 6 yards. Next natin gagawin ay gagawa lang tayo dito ng ribbon scallop. So ang haba nito ay nasa 14 inches. Ayan. Pagkatapos ilalagay muna natin, itatabi natin yung color yellow natin. Then i-insert na natin yung peach color natin. So yung color na to ay coral peach. Hindi siya peach talaga. Mayroon siyang coral peach. May halo siyang parang pink. Ayan. So, gagawa lang tayo dito ng tatlong folds para sa ating flower. So, ang size niya ay 9 inches. So, dapat naka 9 inches yung haba din bago mo siyang i-fold o tupiin at talian. Para pala sa backdrop, so i-visit niyo na lang yung ating YouTube channel. Ha? Click niyo lang yung videos, makikita niyo yung backdrop na ginawa natin, yung peach and yellow color combination. For more design, i-click niyo lang yung playlist natin. Nandiyan yung ating mga tutorial ng table skirting at backdrop. So next naman natin gagawin ay gagawa na tayo ng pascalo papunta sa center. Ayan, so tatalian natin at gagawa ulit tayo ng tatlong folds dito sa center. Ayan. So, another 3 folds ang gagawin natin sa center. Pagkatapos natin magawa yung 3 folds dito sa center, so, wag muna natin i-continue dito sa right side. Ayan, wag muna natin. So, unahin muna natin yung left. So, dito sa left side, so, maglalagay tayo dito ng rose fold or rose line. So, maglalagay tayo ng marking, mga 4 inches kada marking. Ayan. So, ito yung unang marking natin. Dapat magkadikit yung flower fold at yung marking natin para sa ating rose fold. Ayan, para wala siyang space na makikita. So, maglalagay na tayo. Iko-continue lang natin yung satin natin na tablecloth. Ayan, yung color yellow. So, dyan mag-mark tayo at gagawa tayo ng fold para sa ating rose fold or rose line on top. So, yung size niya ay mga 7 inches bago natin siya ipin. So, yung pin natin dapat nakatagos sa ating top cover. Ayan. So, ganyan lang yung gagawin natin. Gagawa lang tayo ng rose fold or rose line on top hanggang center. So, pagkatapos, kapag nasa center na tayo, so, i-straight line mo lang sila. Ayan. Tapos, i-continue natin siya doon papuntang right. So, gagawa ulit tayo ng mga marking dyan na tigfo 4 inches. Ayan. Para i-continue natin yung ating rose fold or rose line on top. So, i-continue lang natin hanggang dulo ng table natin sa right side. So, pagkatapos dyan, ipipin lang natin yung pinakadulo na tablecloth din. Gagawa na tayo dito ng 14 inches na ribbon scallop. Ayan, so tatalian na natin yung para sa ribbon scallop natin yung sa baba ng ating flower. Pagkatapos naman yung sobrang tablecloth natin or excess cloth, itatago lang natin siya dun sa pleats ng ating tablecloth sa base. Isiksik mo lang siya at ipin ulit. Then, bago pa natin, i-continue yung ating flower scallop papuntang right. So, gagawa ka na ng scallop dyan at itatali na natin. Ayan. Pagkatapos natin maitali, ay gagawa ulit tayo dito ng tatlong folds. Ayan. So, bale, yung flower natin ay 3 folds sa left, 3 fold sa center at 3 fold din sa right. So, yung sobrang tablecloth natin, isiksik lang ulit natin dun sa pinagsiksikan natin sa yellow na tablecloth. So, sa side ng ating table, ayan, tanggalin lang natin yung pins at isiksik natin yung ating tablecloth papunta dun sa ilalim ng ating table. Then, ibalik natin yung ating pins. Ayan. Ito na yung magiging look niya. Ayan. So, ang next natin gagawin ay ibubuka na natin lahat yung ating mga folds. Ayan. Ibubuka na natin. So, in a natural look lang natin. So, kung gusto nyo naman, mas plain siya tingnan, ipazigzag-zigzag mo siya. So, dito, gagawin lang natin natural. Ayan. Buka lang natin lahat. Ganun din dito sa center at sa right side.
So, next naman, dito naman sa baba sa ating ribbon scallop. So, yung manggas, so itatago lang natin, i-fold natin paloob. At dito naman ay pa-zigzag-zigzag lang natin. Next naman, dito naman tayo sa rose fold or rose line on top. So, ibubuka lang natin, i-arrange-arrange lang natin. Ayan, ibubuka mo lang siya. So, ganyan lang kadali yung design natin dito sa peach and yellow combination. Kung meron kayong mga katanungan at request, i-comment nyo lang yan sa ating comment section para masagot natin yung katanungan nyo at magawa natin ng video tutorial ang inyong mga request. Ang nagamit lang natin na tablecloth dito sa white ay 6 yards. Dito naman sa peach color, whole yan, 60 width, 6 yards din. At dito naman sa yellow satin ay 6 yards din, half lang ng 60 width. Yes, pwedeng-pwede mo itong gamitin or gawin na design sa kahit ano okasyon, mapa-birthday, christening, binyag, or kasal, anniversary, kahit ano pang okasyon, at pwede rin pang decor sa church decor, sa table, pwede rin sa Christmas, kahit anong okasyon or holidays, pwedeng-pwede mo itong gawin. Pwedeng-pwede nyo rin ibahin yung kulay kung anong gustong kulay ang i-combine nyo. Pwede lang plain colors lang, iisang kulay. Pwede rin combination. So, depende sa inyo kung anong gusto nyong color ang ipapartner or i-combine. So, ito na yung final look ng ating table skirting design na pinartner natin sa ating backdrop. At ito naman yung kabuuan ng backdrop at table skirting. Ayan. So, magka-partner na yan sila. Tinabi na natin yung ating table skirting. Ayan. So, napakaganda niyan tingnan. Peach color at yellow combination. Kung meron kayong mga balloons, pwede niyong dagdagan ng mga balloon garland side to side. At kung meron naman kayong mga artificial leaves, pwede niyong dagdagan, siksikan ng mga artificial leaves katulad nito, at meron din mga vine leaves na nakasabit. Ayan. So, yan yung sample natin kapag meron mga artificial leaves na ilalagay. Sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon at may natutunan kayo. Don't forget to like, subscribe, at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong i-upload. Paki-follow na rin yung ating Facebook page at paki-share na rin itong ating video para mas marami makanood, matuto, at magkaroon ng ideas. Maraming salamat!